Minsan ba'y naitanong mo sa sarili mo kung bakit ang hirap ng buhay? Bakit nangyayari ang lahat ng ito sa atin? Karapat-dapat ba sa atin ang problema? Ito ang kadalasang mga tanong na pumapasok sa ating isipan minuminuto. Lahat tayo'y parang sumasakay ng roller coaster. Nararanasan o mararanasan natin ang kaginhawaan at paglubog ng ating buhay. Ika nga, ang buhay ay parang gulong. Minsay nasa itaas at minsay nasa ilalim. Minsay panalo at minsay talo. Ang masakit na katotohanan ay ang buhay ay hindi madali. Wala ni sino man ang magsasabing madali lang ang buhay. Kahit alam nating lahat na mahirap lakbayin ang daan ng buhay, but it's worth it. We know that these two shall pass. Sa bawat pagbagsak mo, hindi ito ang katapusan mo. It is a rebirth, a new beginning. Kung anuman ang dinanas mo ngayon sa buhay mo, hold on, my heart goes out to you. Alam ko ang nararamdaman mo. Alam kong binaliwala mo lang ang sakit at patuloy na pinipeke ang mga ngiti. Dahil yun ang madaling gawin, di ba? Pero alam mo, you were meant to walk this path. Hindi mo man ito maiintindihan sa ngayon, but I assure you, one day, you will know the reason. There is always light at the end of the tunnel. That pain you're feeling right now will manifest into something extraordinary. This is not the end. Never, ever give up. Ngayon, tatalakayin natin ang 5 bagay kung bakit mahirap ang buhay. Number 1, lahat tayo ay may emosyon. Tao tayo. God created us in His image. May emosyon ang Diyos at bilang imahe niya, may emosyon din tayo. We as humans simply react based on what we feel. Life is not hard. The reason why you think it's hard is because you simply react of what you see around you. Those emotions make us overspend, overeat, overdrink, and overindulge in just about anything. Alipin tayo ng ating emosyon. Learn how to control your emotion. Number 2, nakakabit ang kasiyahan natin sa iba. Ang rason kung bakit mahirap ang buhay ay kung kinakabit natin ang ating kasiyahan sa ibang tao. You know what? Happiness is an inside job. Hindi pera o tao ang makakapagpasaya sa'yo. Ikaw mismo ang nagkukontrol sa buhay mo. The only source of your happiness is from within. Lahat ng material na bagay ay makakapagbigay ng kaligayahan sa maikling panahon. Darating ang araw na magsasawa ka sa isang bagay. Find true meaning in life. Number 3, lahat ng bagay ay hindi madaling makuha. Kung madali man, it's not worth it. I'm here to tell you that nothing is easy. Nothing comes simply. Kailangan mong ibuhos ang dugo, pawis at luha mo para makamit mo ang pangarap mo. Maraming tao ang nagsisikap at sumusuko din sa huli. Life won't work that way. We have to dig deeper and deeper. Never give up. Number 4, takot tayo sa opinyon ng iba. Lahat tayo ay nakakaranas ng negatibong opinyon galing sa ibang tao. We always wonder what people will think of us. Ano ba ang masasabi nila o ano ba ang mararamdaman nila? Why do we even care? Why do you care? This is your own life. Stop worrying what others think of you. Hindi sila ikaw. Ikaw lang ang nakakaalam sa tunay na pagkatao mo. Nakikita nila ang panlabas mong anyo, pero hindi nila alam ang taglay ng iyong puso. Hindi ka magiging masaya kung patuloy ka mag-aalala sa opinyon ng iba. Kahit gumawa ka ng mabuti, negative people will always look at it in a negative way. Always do good anyway, and be kind to them.
Number 5, may kinakatakutan tayo. Takot tayong mawala ang mahal natin sa buhay. Takot tayong magpakatotoo sa ating sarili. Lahat tayo ay may takot na nakabalot sa ating puso. Know and understand this, that it is a natural feeling. Ang hindi kaaya-ayang pangyayari ay mangyayari sa sino man, kahit ikaw ang pinakamabuting tao sa mundo. Like attracts like. Kung lahat ng iniisip mo ay negatibo, maa-attract din ang mga negatibong pangyayari sa buhay mo. There is pure power in your thoughts. Dinisin mo ang isipan mo. Kung may pumasok man na maruming bagay sa isipan mo, cast it out.